Well, hello mga Bebchi! It's another day and panibagong video na naman ang i-share ko sa inyo mga Bebs. Samahan niyo pala kami ngayong mag-savings ng aming sweldo. Charot! Yes mga Bebchi, saan nga ba aabot ang sweldo namin? Pagka kami talaga ni Hubby ang nakasahod mga Bebchi, either Facebook or YouTube, and pati na din sa work ni Hubby. Bago namin kukunan ng panggasto ang sweldo namin mga Bebchi, ay maglaan muna kami for savings namin. Ganyan talaga ang ginagawa namin pagka kami ay nakasahod. Saving first bago gasto. Ayan na nga, since nakapag-save na kami mga Bebchi, bumili na nga din kami ng pamerienda namin mamaya. Mili nga ako ng 1 kilo ng saging na sabat tapos lumpia wrapper. Samahan nyo kong gagawa mamaya ng turon mga Bebchi, and bago kami pupunta ng bukid, ay nag-refill muna kami nitong distilled water mga Bebchi. Hinatid na nga namin yung tubig tapos kinuha na namin si Dio. Si Dio nga pala ay bunsong kapatid nila Hubby, at papunta na nga kami nito sa bukid mga Bebchi. Para naman iwas sa init mga Bebchi, ay dito nga kami dumaan sa shortcut. Since inaayos pa nga ang daan dito, kaya kailangan pa naming dumaan dito sa may sapa. Sa likod lang to ng bahay, merong shortcut dito na daanan papuntang bukid. Ang ganda din dumaan dito mga Bebchi since maraming kahoy na din. Ayan na nga, nakadating na kami dito sa bukid mga Bebchi. At saktong-sakto since nandito si Papa, ay pinakuha na namin yung bunga ng saging mga Bebchi. Kung meron ka talagang itatanim, meron ka naman talagang aanihin. Pwede nga naman sana itong gamitin namin for aming turon ngayon, kaso hindi pa siya hinog, kaya dapat pa natin yung pahinugin mga Bebchi. Kaya bumili na lang kami dun sa palengke ng hinog na saba at magagamit namin ngayon para sa aming turon na merienda. Ito na nga at naputol na yung saging mga Bebchi. Eh, kay Lucky nga naman ito. Meron nga din pala akong mga video dito na nagtanim kami ng gulay mga Bebchi. Kaso nga lang hindi tumubo dahil lumalaki na nga din itong saging at natatakpan ng daw ng saging yung sikat ng araw dito. Ayan na nga at pinuhot na nga ito ni Papa papunta sa baba. Dito na nga kami sa baba mga Bebchi at magsimula na nga din kami ditong magpiling nitong saging na saba. Sobrang dami nga nito mga Bebchi at yung kalahati nito ay benta namin doon sa tindahan ni Mama. Syempre mura lang yung kilo mga Bebchi since sinarvest lang naman namin ito dito sa aming lupa. Kaya maganda talaga na mayroong lupa na pwede mong matamnan ng mga gulay, mga prutas. For sure talagang meron kang maaani mga Bebchi. At dahil meron nga din ditong puso ng saging mga Bebchi, kaya kinuha na nga din namin ito. Ang sarap nga din naman itong puso ng saging lagyan ng gata ng niyog. Meron nga din akong video nitong puso ng saging mga Bebchi na ginawa kong burger patty. Pwedeng-pwede din naman. Pagkatapos nga din naming nag-harvest, ay dito gagawa na ako ng banana turon. Iniisa-isa ko munang hiniwalay itong lumpia wrapper mga Bebchi since dikit-dikit ito. Cravings nga din ako nitong banana turon, kaya naman ay napagawa nga ako ngayon para sa merienda. Kakabili nga lang din namin kahapon ng banana queue at para naman ngayon iba, banana turon yung lulutuin ko. Dito naman ay binalatan ko na itong saging na saba mga Bebchi para naman nahiwain natin ito para naman mas marami ang magagawa natin. Pagkatapos kong nahiwa mga Bebchi at nahati na nga ito, irarap ko na ito dito sa ating lumpia wrapper. At kung gusto nyo naman mabangoin yung turon na saging, pwede nyong lagyan ng langka mga Bebchi. Sayang nga lang at walang available sa palengke ng langka, kaya ito na lang saging ang nilagay namin. Comment down below kung anong gusto nyo sa saging na saba. Favorito nyo din ba itong turon na saging? Or gusto nyo din yung banana cue? Comment down below mga Bebchi. Pagkatapos kung namang nag-wrap mga Bebchi, pinainit na nga namin itong kawali tapos nilagyan na namin ito ng mantika. Siyempre dapat marami ang mantika mga Bebchi para naman saktong maluto itong ating saging na nirap natin sa lumpia wrapper at maging crispy talaga siya. Simula na nga din ako ditong magprito mga Bebchi at pipritoin natin ito hanggang sa magkulay brown na siya or maging crispy na talaga. Medyo nahirapan pa nga ako dito sa pagbaliktad mga Bebchi kasi nga naman ang anghang ng usok na dala ng kahoy. Meron din kasing panggatong na ang sakit sa mata yung usok niya. Ayan na nga mga Bebchi, nakaluto na nga tayo nitong first batch ng ating banana turon. Stay tuned lang mga Bebchi dahil ikukot pa natin yan sa sugar na caramelize. At dahil tapos ko na naprito ito lahat mga Bebchi, sunod naman natin gagawin ay ating caramelize na sugar. Dito naman sa pinagprituhan ko nitong saging mga Bebchi, ay naglagay ako dito ng 1/4 na sugar. Pagkatapos ay halu-haluin lang natin ito hanggang sa maganyan na yung itsura niya mga Bebchi. Pagkatapos naman ay ilagay na natin itong saging na prinito natin mga Bebchi nang sa gayon ay makoat na ito ng ating caramelized sugar. Halu-haluin lang ito para naman maayos na makoat ng ating caramelized sugar itong ating pritong saging. Grabe mga Bebchi, ang sarap-sarap talaga niyang tingnan. Itsura pa lang talaga mga Bebchi, ay nakakalawain na. Perfect na ngang nakoat itong ating saging mga Bebchi. Kaya naman ay hahanguin na natin ito dito sa ating daon ng saging. Ito na nga ang ating banana turon mga Bebchi at samahan niyo akong tumikim. Ayan mga Bebchi, luto ng ating banana turon. Grabe ang sticky ng sugar. Mmm.
That's all for today, mga Bebshi. Maraming salamat sa panonood and see you to my next video. Bye!